The Philippine government aims to vaccinate against COVID-19 some 15 million Filipino children aged 5 to 11. Dr. Ted Herbosa, advisor to the government's Pandemic Response Task Force, says children with comorbidities will be prioritized. He adds minor adverse reactions such as fever and body malaise are expected following inoculation. Kaya kailangan kasama ang isang magulang, usually nanay o tatay na alam yung mga sakit ng anak. Yes. Allergy ba tong batang ito? May nangyari ba siya nung binakunahan ng ibang bakuna? So ito yung mga hinahanap ng mga assessor, no, mga physicians na naka-duty doon, at titingnan nila kung i-defer ba o itutuloy yung pagbigay ng bakuna sa bata. Kung ikaw naman ay may sariling doktor dahil meron ka ng kapansanan, ang hinihingi lang ng vaccination site ay medical certificate na pumapayag din yung doktor. Na bigyan ng bakuna. The Philippines reports 9,493 new COVID cases Tuesday. This brings the total to 3,569,000, of which 176,000 are active. The agency also confirms 51 more deaths and 24,000 more recoveries. 10 labs were not able to submit data. Meanwhile, the Octo Research Group believes the Philippines' daily tally of COVID-19 cases might drop to around 5,000 by late February. Kukunti na lang mga regions na may acceleration pa ng cases, kasama dyan Negros Oriental sa Visayas, tsaka mostly nasa Mindanao, kasama dyan Bukidnon, at may mga iba pang regions sa Cotabato. So dahil konti na lang pataas at katumi na ipababa na, ang nakikita natin, yung overall numbers natin na kahapon ay I think nasa around 15,000, ay pababa na rin talaga. Hopefully talagang less than, mga 4 digits na lang yung bilang ng kaso. Amid decreasing COVID cases in parts of the country, a health expert reminds the public about the importance of getting vaccinated. Infectious disease specialist Dr. Rontgene Solante says there's a high possibility that a new variant of concern would emerge if many people are still not jabbed. So far, 58 million Filipinos, or 65% of the target population, are fully vaccinated against COVID-19. Kung gusto natin na wala na itong mangyari na mga heavily mutated variant of concern, kailangan natin mabakunahan, no? And we build that immunity among the population. So hindi tayo mag-target lang ng herd immunity. We need to target everyone that are eligible for vaccination na makakuha ng bakuna, and everyone for those na eligible also for the booster should also be given the booster, because alam natin, Jeff, na hanggang hindi natin ma-build yung immunity natin sa population, mutation can still be a possibility. Local government units can implement their own COVID policies, but these should not be stricter than the protocols prescribed under higher alert levels. That clarification coming from Metro Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos. Some Metro Manila LGUs reportedly continue to implement mobility curbs on unvaccinated individuals, despite the capital region shifting to a looser COVID alert level. Abalos asserts LGUs have the autonomy to impose reasonable restrictions. Ibig sabihin ito, ang paggalaw natin ay papayagan. Ngunit ito'y pwedeng magkaroon ng restriction pa rin. Ang City Hall o ang bawat local government unit ng Kamaynilaan o ang buong bansa, no? Ngunit hindi ito maghihigpit pa doon sa mas mataas na higher level. At ito'y subject sa oversight, monitoring, evaluation at ng respective IATF. Meanwhile, the Metropolitan Manila Development Authority will meet with education officials to discuss a possible resumption of limited face-to-face classes. That's as the capital region returns to the looser COVID alert level 2. In-person learning in select schools were suspended early January due to a surge in cases attributed to the Omicron variant. Tandaan po ninyo, bago nangyari lahat ito ay meron tayong pilot, at napakaganda ng pilot na natin nung araw, no? Talagang tuloy-tuloy na. Titignan po namin, makikipag-dialogo po kami kaagad kay Secretary Liling Briones at sa kanyang mga kasama kung baka po pwedeng ituloy na rin po natin itong pilot na po na ito.
Residents living near the Quezon Medical Center in Lucena City are complaining of foul smell amid the uncollected hospital waste from the facility. Many have expressed concern over the safety and health of nearby residents and workers due to the mounting trash, which include hazardous wastes from COVID-positive patients. The Quezon Environmental Management Bureau says it is investigating the matter, adding it has issued a notice of violation due to the improper handling of infectious waste. Hospital officials say they are now seeing double the volume of waste and their existing equipment can't handle the load. The contractor tasked to remove the trash has also ceased operations following budgetary problems from the provincial government. Sa start of this year, maghahanap na kami ng mga ng solutions yan. Kahit man lang just to lessen yung kalat na yan. Katulad nung sabi ko, ilalagay na namin sa drums. Tapos yung payments naman, according to sa Kapitolyo, ay in process yung nila, waiting na lang si na pipick upin ng contractor. A public health expert proposes that rapid antigen test kits be made available at Philippine airports. Dr. Tony Liachon made that call as fully vaccinated international travelers are no longer required to undergo facility-based quarantine upon their arrival here in the Philippines. Liachon also advises the public to learn how to conduct rapid antigen tests. Sana meron lang tayong medical safeguard kahit walang facility-based quarantine. Kahit man lang pagdating sa airport, bilhin nila yon kung hindi natin maililibre yung kit na yon. Tapos within 48 hours po, gawin nila ho yun. And then isabit nila sa barangay captain nila. Kung sila po yung nag-positive, di nakita, di isolate ka pa rin kahit ikaw asymptomatic. At least you decrease the viral transmission.